ISO Certified World Class Quality. Sample Plus Gold. Ako si Morito na namamaga ang aking atay. Sa loob ng 2 linggo na paggamit ko ng Sample Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Sample Plus Gold. Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Ito ang DZXL News. 558 kHz. 6 na dekadang maaasahan sa balita at serbisyo publiko. Ang himpilan ng RMN Network sa Mega Manila. Live sa radio at online. Mga kasama, ganap ng alas 12 ng tanghali. Narito na ang mahahalagang kaganapan sa loob at labas ng bansa. Sabayan na po tayong napapakinggan sa 65 RMN stations nationwide. Nandito tayo ngayon sa Ilagang Kaduran. Signal TV Channel 309. Aris Gapon kita dream. Sa WRMN New York, USA. Wala pang ibang reporter dito. Napapanood din tayo sa YouTube at Facebook channel ng RMN Worldwide. Sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center, Manila. Narito ang inyong kasamang tagapagbalita. RMN Network News. Magandang tanghali mga kasama, 17 po ng Enero, araw po ng Miyerkules taong 2024. Kasama niyo na po Radyo Man Drew San Fernando. At ako naman si Radyo Man El Maracol. At narito na po ang ulo ng mga maiinit na balita. Presyo ng bigas, nagbabadya na namang tumaas ng 2 pesos hanggang 3 pesos kada kilo. Department of Health naman ay rekomenda kay Pangulong Marcos Jr. na suspindihin ang nakaambang 5% increase sa kontribusyon ng mga miyembro ng PhilHealth sa susunod na buwan. Mga kumpanyang hindi nagbibigay ng diskwento sa PWD at senior citizens, pinaiimbestigahan sa Kamara. Threshold ng diskwento ng mga senior citizens sa mga supermarket na istaasan ng samahan ng National Commission of Senior Citizens. Supply ng tubig naman doon sa Cagayan de Oro City posibleng maapektuhan kapag hindi raw nabayaran ang 400 million pesos na utang ng Cagayan de Oro Water District. Singil sa tubig, nagbabadyang tumaas doon. Pagbati ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., walang nalabag sa One China Policy ayon sa Manila Economic and Cultural Office o MECO. Sa police report naman, nangyaring barilan sa Dato Din Sinsu at sa Maguindana kung saan nadamay ang mismong mayor, pinaimbestigang mabuti ng PNP. Para sa balitang iba yung dagat, mahigit 200 katao patay dahil sa gutom sa Ethiopia. 20 milyong Ethiopians nangangailangan ng food assistance. Sa sports balita naman, Philadelphia Sixers abay nasilat ang defending champion na Denver Nuggets showdown ni Joel Embiid at Nikola Jokic inabangan. At para sa entertainment news, Angel Oxin, isang taon nang hindi humahawak ng cellphone. Ang dahilan, alamin. At para sa detalye ng mga maiinit na balita, Network News. Nakaambang tumaas ang 2 pesos hanggang 3 pesos ang presyo ng kada kilo ng bigas sa merkado sa susunod na buwan. Ito ang babala ng Federation of Free Farmers Cooperative kasunod ng epekto ng El Nino phenomenon sa agricultural industry sa buong mundo. Sa interview ng RMN Manila, ipinaliwanag ni Raul Montemayor, national manager ng grupo, na apektado kasi ang presyo ng local produce na bigas kapag tumaas ang presyo nito sa world market. Dahil anya sa El Nino, posibleng magbawas at magtaas ng presyo ng mga bansang nagsusupply ng bigas kung saan direktang apektado nito ang Pilipinas, lalo na 20% ng consumption ng bansa ay inaangkat. Yung well-milled rice, ngayon tumatakbo ng 50 to 55. Baka tumaas pa yan ng mga 2-3 piso kung sakaling tumindi yung epekto ng El Nino. Kasi magkakaroon ng reduction in production locally and then magmamahal din yung mga imported. So last year may pressure yan sa presyo ng bigas sa palengke.
Bukod sa grupo, nagbabala rin ang watchdog group na bantay bigas na posibleng pumalo sa 60 pesos ang kada kilo ng regular milled rice sa mga pamilihan. Sa ngayon ay naglalaro na sa 54 pesos hanggang 55 pesos per kilo ang pinakamurang presyo ng bigas sa mga malalaking palengke sa Metro Manila, habang nasa 56 pesos naman sa mga maliliit na pamilihan. Samantala naman, sa kabilang dako ng balita na pipilitan ng ibenta ng mga magsasaka sa 3 piso ang kada kilo ng repolyo doon sa bahagi ng Nueva Vizcaya. Tindi na rin sa sobra-sobrang supply ng mga inaaning repolyo simula po noong Enero at 5. Dito kay Galberta Cumila, General Manager ng Nueva Vizcaya Agricultural Terminal Incorporated, na ibebenta na lamang ngayon sa 3 pesos hanggang 7 pesos ang per kilo ng Napa cabbage at 4 pesos hanggang 8 pesos naman sa regular cabbage. Musod dito, marami magsasaka na raw ang umaray ngayon ng pagkalugi. Kognito sa interview naman ng Armin Manila, inanawagan si Federation of Free Farmers Cooperative National Manager na si Raul Montimayor sa pamalan tulungan ang mga magsasaka. Ayon pa kay Montimayor, ito'y upang maiwasan na ang oversupply na maaaring turuan din ang mga magsasaka ng pagpaplano sa kanilang may tatanim naman ng mga produkto. Bigyan sila ng informasyon para malaman nila kung anong dapat nila itanim at kailan. And then, pag umahandi na sila, nandiyan na yung post-harvest facilities kasama na cold storage para kung hindi nila maibenta agad, meron silang paglalagyan na hindi masisira. And then, kailangan din yan yung linkage sa market kasi eventually, kahit may cold storage ka, kailangan maibenta mo pa rin niya. So, kailangan nito na yung sistema para madala yung mga produkto sa merkado at pinakamabilis at pinakamataraan. Yan si Federation of Free Farmers Cooperative National Manager Raul Montimayor sa interview ng RMN Manila. Sa kaugnay pa rin balita, mga kasama, upang matugunan naman ang problema sa overproduction ng agricultural products, inatasan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Agriculture na ipatupad ang data-driven information system sa bawat planting season. Sa sectoral meeting kahapon kasama ang agriculture officials, sinabi ni Pangulong Marcos na dapat handa ang mga magsasaka ng mga kinakailangang impormasyon upang malimitahan ng mga ito ang produksyon ng agri-products sa mga pananim na in-demand o mabebenta sa merkado sa bawat partikular na panahon. Sa pamamagitan nito, anya, ay maiiwasan ng bansa na magkaproblema sa overproduce ng ani, nabubulok na produkto at hindi mabenta na prutas at gulay. Bukod dito, tututukan din ng pamahalaan ang digitalization na layong iangat ang agri-fishery sector sa pamamagitan ng pagbibigay ng sapat na kaalaman sa decision makers, mga magsasaka, food producers at consumers, kalakip ng teknolohiya at mga advanced na kagamitan. Sumantala, sa kabilang dako naman, mga agricultural smugglers na tinatawag, hindi raw tatantanan ng Administrasyong Marcos. Kasama mo sa balita si Radyoman Chanel Salazar. RMN Live Report. Tuloy-tuloy ang anti-smuggling enforcement ng Department of Agriculture laban sa mga agricultural smugglers sa bansa. Ayon kay DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr., hindi tatantanan ng pamahalaan ang mga nasa likod ng illegal na pagpupuslit ng mga produktong pang-agrikultura, lalo pat isa ito sa marching order sa kanila ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ani Laurel, mahigpit ang utos sa kanila ni Pangulong Marcos na tugisin at linisin ang mga agricultural smugglers. Sa katunayan, anya, noong November 2023 ay may nahuli silang smuggler na dawit sa pagpuslit ng sibuyas 2 linggo matapos siyang umupo sa pwesto. Nakakumpiska rin ng DA ng 1 billion peso na halaga ng kontrabandong asukal sa ilang warehouse sa Bulacan kung saan kasalukuyan ng gumugulong ang kaso. Kasama mo sa DZXL Arimen Manila, Radio Man Chanel Salazar, Tatak Arimen. Sa patuloy pa rin balita, mga kasama, pag-angkat ng importasyon ng poultry products mula sa 2 estado sa Amerika, ipinagbawal ng Department of Agriculture. Kasama mo sa balita si Rajman Silvestre Labay. RMN Live Report. Mahigpit na ipinagbawal ng Department of Agriculture o DEA ang pag-angkat o importasyon ng poultry products mula sa 2 estado sa Amerika. Ayon sa DEA, bawal i-import ang mga buhay na ibon, maging poultry meat, itlog at iba pang produkto mula sa California at Ohio sa Estados Unidos dahil sa outbreak ng bird flu o highly pathogenic avian influenza. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., na ipinatupad ang ban sa importasyon ng poultry products upang mapigilan naman na makapasok sa bansa ang HPAI H5N1 virus.
Paliwanag naman ng DA, bukod sa tangi, ang mga galing California at Ohio sa Amerika ang sakop ng ban, salig na rin sa panuntunan. Ipinag-utos din ng kalihim ang pagsususpindi sa lahat ng mga sanitary phytosanitary imports clearance para sa poultry products mula sa dalawang estados ng US. Papayagan naman na makapasok sa bansa mga shipment na galing sa California at Ohio ang pagpapatupad ng ban noong January 15 ngayong taon. Gayon man, ang poultry products na import sa California at Ohio matapos ang November 14 at 21 noong 2023 ay wawasaki ng DA o ibabalik sa Amerika. Pangalawa, ang Estados Unidos sa mga bansa na nagsusupply ng poultry meat sa Pilipinas kung saan aabot sa 166,356 metric tons o katumpas ng $175 million noong 2023. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man, Silvestre Rambulabay, Tatak RMN. Samantala, makikumusta tayo dyan sa Nueva Ecija sa presyuhan din ng mga gulay. Mula sa RMN Nueva Ecija, kasama mo sa balita si Radyo Manes Blanca. RMN Live Report. Tumaas ngayon ang presyo ng karamihan sa mga pangunahing gulay din sa pamilihang bayan sa Rizal Nueva Ecija. Katulad nga nitong siling green na panigang na biglang taas ngayon sa 70 pesos per kilo. Yung kamoting pula na maliliit, tumaas din 40 pesos ang per kilo. Samantala, yung ampalayang bilog, mataas din ang presyo, naglalaro sa 75 hanggang 80 pesos ang per kilo. Yung haba naman ay 60 pesos per kilo, kasing halaga din ng okra at carrots na parehong tig 60 pesos ang bawat kilo. Yung sitaw na haba, nagtaas na din 80 pesos ang per kilo, kapareho ng sigarilyas na 80 pesos din per kilo. Yung patatas, ito ang mataas, 120 pesos ang per kilo. Yung repolyo, 25 pesos, katulad ng kalabasa, 25 pesos din ang per kilo. Yung medyo mura ang bentahan ngayon dito, yung kamatis na naglalaro lamang sa 10 hanggang 15 piso ang per kilo dahil daw sa dami ng umaani sa ngayon. Bagamat isa nga ang Nueva Ecija sa mga lalawigan na nakakaranas na ng tagtuyot, ay maganda pa rin naman daw ang ani dahil na rin sa nasusuplayan ng irigasyon ang bukirin ng mga magsasaka. Kasama mo sa RMN Nueva Ecija, Radyo Man Ace Blanca, Tatak RMN. Samantala, mga kasama, purchasing power ng piso dyan naman sa may Western Visayas bumaba na sa 80 centavos. Kasama natin mula sa IFM Rojas si Rajman Joshua Kenneth Anas. Bumaba ang purchasing power o halaga ng Philippine peso sa Western Visayas sa nakalipas na 5 taon ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA 6. Batay sa kanilang ulat, ang halaga ng piso noong 2018 ay bumagsak sa 80 centavos sa taong 2023. Batay sa komputasyon ng Consumer Price Index o CPI. Ibig sabihin umano nito, ang mga residente sa rehiyon ay gumastos ng karagdagang 20 pesos sa goods at services na nagkakahalaga ng 100 pesos noong 2018. Iniuugnay dito ang pag-akyat ng presyo ng consumer goods at services kung saan naitala ang average inflation rate sa rehiyon mula Enero hanggang Disyembre noong nakaraang taon sa 6.9%. Kasama mo sa RMN DYVR at IFM Rojas, Idol Joshua Kenneth Anas, Tatak RMN. Network News. Samantala muna sa ibang balita, mga kasama, ang Department of Health abay na rekomenda kay Pangulong Marcos suspindihin ang 5% increase sa kontribusyon ng mga miyembro ng PhilHealth ngayong taon. Kasama mo sa balita mula naman kay Radyo Man Eman Mortega. RMN Live Report. Hindi hayagan ni Health Secretary Ted Orbosa na inirekomenda niya kay Pangulo Ferdinand Marcos Jr. na suspendihin ang pagpapatupad ng 5% increase ng premium contribution ng mga miyembro ng PhilHealth ngayong taon. Sa press briefing, sinabi ni Orbosa na naniniwala siya na may sapat na pondo pa ang PhilHealth para makapagatid ng health benefits sa publiko, kung saan hindi naman siguro maapektuhan ang servisyo nila kung maantala ang pagpapatupad ng premium hike. Pero ayon kay Orbosa, sakaling tumutuwid si Pangulong Marcos Jr., dapat ay patapad pa rin ang naantalang 4.5% premium hike noong 2023. Dagdag pa ng kalihim, ilalatag din niya sa board meeting ng PhilHealth ang rekomendasyon na suspension sa premium hike. Dapat ida sa ilalim ng Universal Healthcare Law, matadagdagan ng 4.5% ang premium contribution ng mga miyembro ng PhilHealth kada taon simula 3% noong 2020 hanggang maabot nga ang 5%. Pero noong taong 2021, sinuspindi ang premium hike dahil sa pandemya, pwede nang dapat sana'y pagtaas sa 4.5% ang premium contribution dahil na rin sa mataas na presyo ng mga produkto o nangyaring inflation.
Kasama ko sa DCXL, RMN Manila, Radyo Man Eman Mortega, Patak, RMN. Samantala mga kasama, ito ha, nais ngayon ang samahan ng mga senior citizen na magpatawag ng malawakang public hearing para isulong na taasan ang threshold ng diskwento ng mga nakatatanda sa mga supermarket. Sa ngayon kasi nasa 5% discount ang tinatamasa ng mga senior citizens sa mga supermarket, pero ang threshold ay 1,300 pesos lamang para sa piling basic goods. Sinabi ni Attorney Franklin Quijano, chairperson ng National Commission of Senior Citizen, sa panayam ng RMN Manila na ang naturang threshold ay noon pang taong 2010. Para kay Quijano, masyado na itong mababa sa kasalukuyang taon at kailangan ng i-review dahil nagtaas na rin ang presyo ng lahat ng bilihin. Kasabay nito, nananawagan ng National Commission of Senior Citizens sa mga mambabatas na tulungan ng mga seniors para sa kanilang mga bagong benepisyo. Kasama na rin dito ang pagnanais na maimbestigahan ang hindi pagbibigay ng ilang kumpanya ng diskwento para sa mga seniors at persons with disabilities. Nire-review din natin yung mga benepisyo sa ngayon kasi yung threshold na 1,300 sa grocery masyado nang mababa. So gusto nating tumawag ng isang malawakang public hearing. We have created team para tumawag ng isang public consultation. Kasi yung threshold na 1,300 medyo matagal na, 2010 yan doon sa grocery. So gusto nating i-review lahat na benefit, and I'm sure that our congressmen and senators and may be able to help the senior citizens sa mga bagong benepisyo kung magawa nilang mabigyan ng bagong benepisyo. Samantala, hiniling din ni Quijano sa lahat ng mga senior citizens sa buong bansa na pag-aralan ang kanilang mga karapatan kasama na ang basic human rights para hindi sila mapagsamantalahan. Hinimik din niyang gamitin ang 20% discount na ipinagkaloob sa kanila ng pamahalaan para gumanda pa ang kanilang pamumuhay. Sana po yung mga seniors ay mulat na, sana ay sila ay mag-aaral doon sa mga karapatan nila. Kasama na rito yung basic human right nila na dapat hindi sila pwersahin. But we also hope that yung mga karapatan nila doon sa 20% discount, doon sa annual regular medical examination and lahat, sana po i-enjoy nila dahil ito po ay binigay ng pamahalaan para lalong mag-improve yung welfare ng ating senior citizens. Yan po ang tinig ni Attorney Franklin Quijano, chairperson ng National Commission of Senior Citizen, sa eksklusibong panayam ng RMN Manila. Sa ibang balita naman mga kasama, nababahala ngayon ang Cagayan de Oro Water District o CAWD na posibleng maapektuhan ang water supply sa mga barangay sa kanlurang bahagi ng lungsod sa sandaling magbabawas ng alokasyon ng Cagayan de Oro Bulk Water Incorporated. Ito po yung kubi nilang sa 400 million pesos na utang ng water distributor. Sinabi ni Engineer Antonio Yang, General Manager ng CAWD, nakatanggap ang mga ito ng notice mula supplier na COBE na naguutos na bayaran na ang kanilang obligasyon sa loob ng 30 araw o isang buwan. Ito ay sa loob naman na 30 araw mula nang matanggap nila ang notice noong December 15. Sakaling hindi raw ito mabayaran ay magre-resulta sa agarang pagpapahinto sa supply ng tubig at ito raw ay magtatalagal hanggat hindi nababayaran ang kanilang pagkakautang. Kapag naputulan naman ang water supply, lahat daw ng barangay sa First District ay maapektuhan. Ang ilang kabahayan ay maranasan din ng mahinang supply ng tubig at posibleng maulan pa pagsapit ng peak hours. Sa ikalawang distrito naman ng Cagayan de Oro City, kapag pinutol ng COBE ang water supply ay maapektuhan lamang dito yung barangay, yung Kamamanan at Lapasan. Ang COBE nagsusupply ng halos 50% ng tubig dyan sa Cagayan de Oro City at 70% naman ang supply capacity sa First District. Sa kaugnay pa rin balita, mga consumer sa Cagayan de Oro umaaray na sa posibleng pagtaas ng singil sa tubig. Kasama natin mula sa RMN Cagayan de Oro si Radyoman Joanna Ricote. Umaaray na mga konsumante ng Cagayan de Oro Water District o COWD sa kasalukuyang singil ng tubig sa lungsod. Ito ay kasabay ng pagpapahiwatig ng nasabing ahensya na posibleng magpatupad ito ng increase sa singil sa bawat cubic meter sa kanilang mga konsumante. Ito ay dahil sa nakaambang na increase ng Cagayan de Oro Bulk Water Incorporated o COBE na siyang supplier ng Cagayan de Oro Water District na pag-alaman na sa kasalukuyan, nagbabayad ang COWD ng 16 pesos and 60 centavos per cubic meter sa
sa COBE. Ngunit ng taong 2021, nang nagpatupad ang COBE ng aumento, naaabot sa 20 pesos and 57 centavos per cubic meter. Ngunit hindi ito nagpatupad dahil sa pandemya na hatid na COVID-19. Samantala, magpapatupad naman ang COBE ng increase sa bawat cubic meter, naaabot sa 24 pesos and 19 centavos, epektibo ngayong buwan. Ayon kay Engineer Antonio Yang, ang General Manager ng COWD, na nakatanggap sila ng liha mula sa COBE na naniningil sa kanilang utang na aabot sa 400 million pesos. Sa pagkakataon na hindi makabayad ang Cagayan de Oro Water District sa nasabing utang, ay posibleng mawala ng supply ng tubig ang western part ng lungsod ng Cagayan de Oro. Kasama mo sa DXCC RMN Cagayan de Oro, Rajuman Joanna Ricote, Tatak RMN. RMN Network News. Sa ibang balita naman mga kasama, mahigit 2,000 ng mga individual apektado nitong tinatawag na weather system na Sherline sa Davao Region. Kasama mo sa balita si Rajuman Angel Ronquillo. RMN Live Report. Umaabot na nga sa mahigit 2,000 individual ang apektado ngayon ng shear line sa Davao Region. Sa ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, nasa 446 sa pamilya o katumbas ng 1,800 na katao ang nanatiling nasa mga evacuation center sa Davao de Oro, Davao Occidental at Davao Oriental. Sa nasabing bilang, 336 sa pamilya ang nasa evacuation center sa Davao de Oro at 110 pamilya naman sa Davao Oriental. Samantala, hindi pa rin possible ang ilang kalsada tulay dahil sa pagbaha, partikular sa Davao de Oro. Bilang tulong, meron ng mahigit sa 325,000 family food packs at 14,000 na kilo ng bigas ang naipamahagi sa mga pamilya apektado ng sama ng panahon. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Angel Ronquillo, Tatak RMN. Sa patuloy pa rin balita mga kasama, ilang residente naman sa Surigao del Sur na-rescue dahil sa baha. Kasama natin mula sa RMN Surigao, si Rajuman Jojo Ferol. Ni-rescue ang ilang residente sa Bistig, Surigao del Sur matapos makaranas ng pagbaha. Nanguna pa sa pag-rescue ng ilang personahe ng Philippine Coast Guard Surigao del Sur na gumamit pa ng lubid at salbabida. Tinukoy ng ilang mga residente na dahil sa ilang araw na malakas sa pag-ulan, kaya biglang tumaas ang tubig. Laking pasalamat nila at nakalabas sila ng kanilang pamamahay na ligtas, lalo na mga bata. Isang landslide rin ang nangyari kahapon sa may sitio Pagbakatan, Lingig, Surigao del Sur, kaya ang isang lane na lamang daan ang pinadaraanan ng mga motorista. Sa Surigao City at Surigao del Norte, dahil sa nararasang shoreline, hindi pinapayagan na bumiyahe ang mga maliliit na sasakyang pandagat, lalo na ang 150 tonnage pababa. Kasama sa RMN Dexara, Surigao, Jojo Ferol, Tata, RMN! Samantala naman mga kasama, wala daw nilabag sa One China Policy na tinatawag ang pagbati ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa bago na halal na Pangulo ng Taiwan. Ito'y matapos magpabot ng pagbati ang Pangulong Marcos Jr. kay President-elect Lai Ching-te at sinabi pa na bukas siya sa pagipag-aliansa rito. Sa panay ng Armin Manila, pinaliwanag mismo ni Manila Economic and Cultural Office o MECO Chairman Silvestre Bello III na hindi pa naman naupang Pangulo si Lai Ching-te, kaya walang nilabag naman ang Pangulo. Eh, kagaya ng sinabi ko, hindi pa naman presidente yung manalo eh. Diba? Sa may pag-uupo. Sabi ko, wala namang violation ng One China Policy. Alam mo naman, yung Pangulong Marcos, eh siyempre nagpapasalamat din siya. Parang pagbabi niya, nagpapasalamat pa Taiwan sa napakagandang mga benepisyo at pagmamalasakit sa ating Pangulong OFW. Napakaswerte ng mga OFW natin doon. Ang taas ng sweldo, ang mabait ng mga employers. No, narito ay nagbanta nga ang China kay Pangulong Marcos Jr. na huwag makipaglaro sa apoy at huwag mangimasok sa isyong politikal ng China at Taiwan. Dapat din daw sumunod ang Pilipinas sa tinatawag na One China Principle. Kahapon din ay patawag si Philippine Ambassador to Beijing, Jaime Flor Cruz, para pagpaliwanagin pa rin sa naging pagbati ng Pangulong Marcos. Iginigit kasi ng China na teritorya pa rin nila ang Taiwan at ang People's Republic of China lamang ang gobyernong kumakatawa naman sa buong bansa. Sa kaugnay pa rin balita, Senado naman tinayak ang patuloy na pagtalima sa One China Policy. Kasama mo sa balita si Rajuman Conde Batak. RMN Live Report. Inilap ni Senate Committee on Foreign Relations Chairman Senator Aimee Marcos na patuloy na sumusunod ang Senado at ang Komite sa One China Policy. Ang One China Policy ay nakapaloob sa joint communique na nilagdaan ng Pilipinas at China noong 1975. Ayon kay Senator Marcos, sa gitna ng mga publicity na nabuo sa katatapos na halalan kamakailan sa Taiwan,
ay nananatilian niyang sumusunod ang mataas na kapulungan sa One China Policy kung saan ang dalawang bansa ay kapwa sumasang-ayon na lutasin ang lahat ng alitan sa mapayapang paraan na hindi gumagamit ng banta o puwersa. Nanawagan naman si Senator Marcos sa lahat ng naigalang ang patakaran at magtulungan para sa ikapapayapa at ikatatatag ng rehiyon. Mababatid din na mas lalong tumindi ang tensyon ng China at Taiwan matapos ang halalan sa Taiwan kung saan nanalo bilang bagong pangulo ng Taiwan Democratic Politician itong si Lai Ching-te, na kilala namang separatist at naninindigan na isang sovereign state ang Taiwan. Kasama mo sa Visa XL RMN Manila, Radyo Mancon, Debata, Tatak, RMN. Sa kabilang dako ng balita naman, inatasan na ni Philippine National Police Chief General Benjamin Acorda Jr. ang Criminal Investigation Detection Group o CIDG. Magsagawa ng malalimang investigasyon hinggil pa rin sa nangyaring pamamaril. Doon naman sa Dato Olin Sinsuat sa Maguindanao. Ito'y matapos puntiryahin si Dato Olin Sinsuat Mayor Lester Sinsuat kung saan dalawang kasama nitong polis ang nasawi. Dito kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jane Fajardo, 10 suspects na ang kanilang naaresto at sinampa ng patong-patong ng mga kaso. May isa namang nakatakas na patuloy pa rin tinutugis ng mga otoridad. Nangyaring insidente noong unang linggo ng Enero sa gitna na rin ng handaan sa bahay ng dating kinatawa na si Ronnie Sensuat na uwi sa barilan ng pag-ayosana sa sarilo o kinaman ay away pamilya. Sa ibang balita naman mga kasama, pinag-iingat ng gobyerno ng Canada ang kanilang mamamayan na babiyahe patungong Pilipinas. Batay sa advisory ng Canadian government, ito ay dahil sa krimen, terorismo, civil unrest at insidente ng kidnapping sa ilang lugar sa bansa. Inilagay din ang ilang mga lugar sa Mindanao sa avoid all travel at avoid non-essential travel maliban sa Siargao Island at Davao City. Ayon sa gobyerno ng Canada, inilagay ang avoid non-essential travel category para sa kaligtasan at seguridad ng mga Canadian. Sa ngayon ay wala pang pahayag ang Department of National Defense, Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police kaugnay sa travel advisory ng Canada. RMN Network News. Dumako muna tayo dyan sa Kamara. Yung kongresistang naghain ng petition sa Supreme Court laban sa increase sa tinatawag na unprogrammed funds kasama pa umano sa nag-aproba pala sa naturang increase. Kasama mo sa balita mula kay Radyo Man Grace Mariano. RMN Live Report. Iginiit ni House Committee on Appropriations sa chairman and ako Bicol Party List Representative Elizaldico na dapat ding magpaliwanag sa Supreme Court si Albay Congressman Ed Salagman. Payag ito ni Ko makaraang maghain ng petition sa kataas-taasang hukuman si Lagman kasama sina Albay First o sina Camarines Sur Representative Gabriel Bordado at Basilan Representative Mujib Hataman. Nakasaad sa petition na labag umano sa Section 25 Article 6 ng 1987 Constitution ang pagdagdag ng mahigit 449.5 billion pesos sa 281 billion pesos na itinakdang at program the funds sa National Expenditure Program. Ayon kay Ko, tila nagiging makakalimuti na si Lagman. Paalala ni Ko, si Lagman ay miyembro din ng Bicameral Conference Committee noong tinatalakay ang 2023 proposed national budget at kasama siya sa nag-aproba ng unprogrammed funds na may kaparehong halaga noong nakaraang taon. Dagdag pa ni Ko, naging chairman din ng Appropriations Committee si Lagman at miyembro sa loob ng 15 taon pero hindi naman ito nagreklamo sa mga naging increase noon sa unprogrammed funds. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Grace Mariano, Tatak RMN. Para naman sa balita sa Ibayong Dagat, mahigit 2 katao ang namatay sa gutom. Magmula noong July sa bayan ng Edaga Ari, ang drought hit at war-scarred Tigray region sa Ethiopia. Kaugnay nito, tinatayang 16 naman ang nasawi sa kalapit na bayan na Adwa. Nagbabala na ang opisyal ng Tigray na nasa bingit na umano ng taggutom ang rehiyon na huling naranasan sa lugar noong 1984. Samantala, isa naman umanong sensitibong salita, ang famine para sa Ethiopia at itinang ito ng central government ng Addis Ababa at sinasabing umaaksyon na sila upang mabigyan ng tulong ang lugar. Gayunpaman, ibinahagi ng medics at humanitarians na hindi sapat ang mga dumadating na tulong. Sa kasalukuyan, inuulat na ng UN na nasa 20 milyong katao na ang nangangailangan pa ng food assistance sa Ethiopia dahil sa mga kaguluhan, tagtuyot at pagbaha sa lugar. Ayon naman sa Early Famine Warning Systems Network, ang food crisis na nararanasan sa lugar ay maaaring maging isang nationwide emergency pagdating ting ng kalagitnaan ng 2024. Sa
Sa NBA, sa katatapos lamang na game, abay ang Philadelphia Sixers na silat ang defending champion Denver Nuggets. Ang showdown nina Joel Embiid at Nikola Jokic inabangan. Detalye niyan mula kay Radyo Manjarios, Veña, Florida. Naging makapigil-hininga ang harapan ng powerhouse teams na Denver Nuggets at Philadelphia 76ers. Sa kabila nito na naig ang Philadelphia at nagtapos ang laban sa score na 126-121. Maraming fans ang nagabang sa laro, lalo na sa pambihirang pagkakataon ay nakita ang showdown ng dalawang magagaling na all-around centers sa NBA. Liban nito, magkaribal din sina Joel Embiid at Nikola Jokic sa gawaan sa MVP Awards noong nakalipas na season kung saan tinanghal na awardee si Embiid habang nakuha naman ng Serbian superstar ang finals MVP at ang kampiyonato. Sa bangga ng dalawa, nagbuhos si Jokic ng 25 points at 20 rebounds para sa defending champion na Denver Nuggets kung saan itong players din nila ang nagpakita ng double figures. Angat naman sa performance si Embiid sa malahalimaw na laro matapos kumamada ng 41 points at 10 assists. Ito na ang 26 na panalo ng Sixers para sa number 3 spot sa Eastern Conference habang natigil naman sa 28 panalo ang Nuggets na kabilang din sa top teams ngayon sa Western Conference. Para sa ating RMN Sports, Radyo Manjairus, Peña, Florida, Tatak RMN. Para naman sa Entertainment News, Angel Oxin, isang taon nang hindi humahawak ng cellphone. Detoxified na sa social media. Alamin nga natin ang chika kay Radyo Man Alex Furaki. Inihayag ngayon ang aktres at kaibigan ni Angel Oxin na si Dimples Romana na detoxified na si Angel sa social media. Hindi na raw ito mahawak ng cellphone ng isang taon at walang sinasagot kahit sino mga naghahanap rito, pati na rin ang kanyang asawa. Nabanggit na Dimples ang kanyang kaibigan sa isang press gun matapos itong matanong about Angel at nagbigay nga siya ng update. Subalit sa kabila raw ng detoxification ni Angel sa social media, ay very happy ito ngayon at paminsan-minsan ay nagkikita raw sila. Nagkukulitan sila, kumakain together at nakikita rin ito ang kanyang mga anak kapag sila'y bumibisita. Ani Dimples, Angel has detoxified herself from social media at bilibro siya dahil ang galing lang na nagawa yun ng kaibigan niya. For the longest time raw kasi, nasa ilalim ito ng magnifying glass. Dagdag pa na Dimples, narito lang sa Pilipinas si Angel, subalit hindi ito lumalabas. Super happy rin daw siya para sa kanyang kaibigan si Angel dahil she's living her life and she is showing a lot of people that, okay, we make choices and this is my choice at ikinatutuwa raw niya iyon. Kung kaya't natutunan rin ni Dimples na hindi gaanong ipakita sa social media ang lahat-lahat ng mga kaganapan sa buhay ng kanyang pamilya. Mahigit isang taon na nga na hindi nagpaparamdam si Angel sa showbiz at social media at wala ring masyadong balita tungkol sa aktres. Yan ang ating entertainment news, Alex Foraque, Tatak RMN. At sumayin niyo po ang mga nangungunang balita. Ako po si Radyo Man Drew San Fernando. At ako naman si Radyo Man El Maracol. Mula po rito sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center, Manila. Sa mga Taganaga, marhay na hapon. Diyos mabalos! Inyo pong natunghayan ang RMN Network News. Malaki ang tumutok para huwag mahuli sa maiinit na mga balita at impormasyon. Reaching millions nationwide and worldwide. For more than 70 years, Tatak RMN. Mga kasama, oras 12:32 na. That time check was brought to you by